ba na maraming pera sa YouTube? Ano bang maisi-share ko about that? Kasi nga, maraming nagtatanong at marami din naku-curious bakit madaming nag-YouTube ngayon. Kasi, sa totoo lang po, sa YouTube, meron pong pera. Sa YouTube, meron pong pera. Eto, panoorin nyo ito at baka may matutunan kayo dito. Pag-uusapan natin lahat ng mga bagay na hindi naisabi o hindi nyo nalaman na ang tungkol sa YouTube. Kasi may mga ibang bagay na hindi sinasabi yung mga YouTubers sa inyo, kaya sa inyo na gusto nyo rin magkaroon ng yung sarili yung YouTube channel. O yung iba naman, meron ng YouTube channel pero hindi pa namamonetize at hindi pa nakikilala sa ngayon. Diba? So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyo gawin at ano yung mga dapat iwasan, okay? Kaya, stay tuned and just stay there. Okay. Oo, mga kapamilya, kasi totoo may pera sa YouTube. Ngay, dollars, diba? Pero, hindi naman agad-agad ibibigay sa iyong dollar na yon, lalo-lalo na kapag hindi ka pa monetize. So, qualify ka lang para mag-apply for monetization kung meron ka ng 1,000 subscribers. And then, dapat sa mga videos na in-upload mo, dapat makalikom yan ng 4,000 watch hours. Parang equivalent yata yan ng panonood ng isang normal na tao. 5 months hanggang 6 months yun, para makuha mo yung watch hours na yan. Kaya napakahirap talaga. Lalo ngayon, naghigpit na si YouTube. Ang dami ng bawal at ang dami ng binago sa policy nila. Kaya mahirap na talaga din na mag-apply for monetization. Yun, para mag-qualify ka, na ma-monetize ka para sa AdSense. Yung AdSense kasi, yun yung tinatawag na ano, yung pag nakikita mo sa videos ng mga sikat, meron yung mga ads o advertisements na lumalabas kasi sila monetized na sila. Sila is qualified na dyan. So sila sumusweldo na kaya may lumalabas na advertisements. Tapos, once na may advertisements ka na, yung mga manunood, dapat panoorin din nila yung mga advertisements na yan. Kung hindi, alang pera. Yun ang hindi sinasabi ng iba. Kaya magtataka kayo kahit gaano karaming views nila. Gaano million views pero konti lang yung sinasahod nila. Kasi karamihan ng mga manunood, tinitingnan lang yung video. Kumbaga ini-skip din nila yung advertisements. Kaya konti lang yung nakukuha doon na pera. Pagka ini-skip mo. Kasi parang may invalid yung view mo bilang isang viewer. May invalid yung count ng views mo kung i-skip mo yun. Kaya dapat talaga kung meron kayong pinapanood at gusto nyong tulungan yung tao na yun, lalong-lalo na yung mga bago lumalabas ngayon na yun gaya yung mga tumutulong. Si Jose Halyurina, pinapanood ko rin yan siya. Yung mga YouTubers na tumutulong talaga sa mga tao. Rafi Tulpo, ganun. O talagang pinapanood ko yung ano nila, yung advertisements nila kasi yun, doon sila kumikita ng pera at doon sila kumukuha ng pera pang tulong nila. Sino pa yun? Si yung Hungry Wanderer. Yun, Syrian Hungry Syrian Wanderer. Yun, si Basil, pinapanood ko rin yun at hindi ko ini-skip yung kanyang advertisements kasi alam ko nakakatulong sila sa tao at dahil sa mga videos na yon, nakakakuha sila ng maraming pera at yun ang tinutulong nila sa tao. Kaya yun, kumbaga yung advertisements, malaking tulong yan para tayo magkapera sa YouTube. Kaya no advertisement, wala rin pera. Kaya pag hindi ka pa-monetize, huwag ka nang mag-expect, okay? And then, magkakapera ka through affiliate. Pero yung affiliate marketing na yan, huwag kayong masyadong maniwala dyan sa mga nagsasabi ng mga YouTuber kasi mga ano yan eh, mga pa-famous eh.
kasi sinubukan mo yung affiliate eh, hindi naman nag-work sa akin. Totoo lang, huwag na kayo magsayang ng oras, mag-affiliate kayo. Applicable lang yan sa mga artista, kung artista kayo at nakikita nila na ano yung maganda yung ginagamit mong pampaputi, yung mga tinitake mo ng mga gamot, or ginagamit mo sa mga makeup, yun, mga tutorial makeup, karamihan yung mga sikat dyan. Tatanungin talaga ng mga tao kung ano yung mga ginagamit nilang products o yung mga magaganda ang camera, tatanungin talaga nila. Pero kung mga simpleng kagaya natin na hindi naman kagandahan yung mga nakikita, pinapakita natin sa videos natin, so hindi naman magtatanong yung mga tao kung saan mo binili. So applicable lang talaga siya para sa mga sikat na mga artista. Kaya yun, sa affiliate na yun kasi kailangan meron kang i-promote doon na link or anong product ba yun. Tapos yung mismong company, sila yung magbibigay sa'yo ng parang commission, ganun. Or minsan naman may mga nagpapasponsor, tapos i-show nila dyan sa YouTube channel nila, parang ipa-plug nila yung kung ano yung product na yun. So kikita sila doon. So yun, applicable talaga yun sa mga artista, pero sa mga kagaya natin, mga simpleng mamamayan ng Pilipinas na gusto lang naman magkapera sa YouTube at hindi naman nangyayari, eh wag na kayo mag-aksaya ng panahon dyan. Tapos magkakapera ka rin sa YouTube kung meron ganito, enabled na yung super chat mo. Kung mapapansin nyo, pag may mga sikat na nagla-live sila, tapos dun sa itaas, meron kayong makikita ng mga dollars, ganun amount. Ibig sabihin nun, yung fan o yung subscriber, binibigyan ng pera yung ano mismo, yung idol nila o yung YouTuber na yon, binibigyan ng pera. Yun is talagang mamamonetize ng YouTuber yon, yung binibigay na pera. Pero yun is merong komisyon ang YouTube doon. May komisyon. So, wala namang libre ngayon. Lahat nga may tax yung pakaya. So sa 100% na matatanggap, hindi yun 100%. Halimbawa, $200 bibigay. Hindi yung $200 yung bibigay sa YouTuber mismo. Konti, kumbaga merong komisyon yung YouTube doon. Parang 40-60 yata. 40 sa YouTube, 60 yung sa YouTuber. Kaya yun, maaaring mga $150 na lang mapupunta sa YouTuber, and then 50 mapupunta sa ano. Ganun yung kalakaran dito sa YouTube. So walang madaling pera dito sa YouTube. Although merong pera talaga siya, pero hindi ganun kadali. Para sa mga nagsisimula, kung pumunta kayo dito sa YouTube para magkapera agad, hindi mangyayari yun kasi mapapagod ka muna, mawawalan ka talaga ng pag-asa, mapapagod ka, mapupuyat ka, lahat na ibubuhos mo para mapaganda yung channel mo at maraming manonood. Pero talagang dadaan ka talaga sa butas ng karayom, dahan-dahan hanggang sa makilala ka ng tao. At eto pa, once na ma-monetize na kayo, kasi pagka-qualify na kayo, meron na kayong 1,000 viewers, at meron na kayong 1,000 subscribers, and then 4,000 watch hours, meron na kayo, apply na agad kayo ng AdSense. Kasi pag nag-apply kayo dyan, hindi agad-agad kayo aprubahan. It takes 2 months, yung sa akin kasi 2 months, depende dun sa channel mo. Kung yung channel mo talagang million views agad, mga ilang weeks, ilang ano lang, nakuha mo na agad yun, mabilis lang yun. Pero yung sa akin, it takes 2-3 months. 3 months talaga, kasi 3 months bago siya bago mag-respond si YouTube kung, kasi inaano pa nila nire-review pa nila. 1 month re-review nila. After ng 1 month, may ano na, may result na. And then after ng result, it's either aprubahan kanila or it's either i-refuse, kasi nga
may mga videos ka pa, kung i-reviews ka nila after 1 month, may mga videos doon sa ano, parang lumabag sa community guidelines. So, kailangan asikasuhin mo yon. Kung may mga copyright claims na nakalagay doon sa mga videos, kailangan mo talagang ayusin yon. If possible, burahin mo na lang para wala ka ng problema at pagandahin mo yung channel mo, pati yung videos mo, lagyan mo ng mga description at basta kumpleto ricados mapapanood nyo naman dyan sa ano, sa community guidelines na videos nila kung ano yung dapat gawin, kasi kailangan maayos muna yon bago kayo mag-reapply ulit, kasi pwede naman kayo ulit mag-apply after 30 days yung kagandahan. Ayun, at pag na-monetize naman kayo, antay lang kayo siguro mga 3 months mamamonetize din kayo. Once na may lumabas na ads dyan sa mga videos nyo, talagang ako noon yung first time ko na nalaman na may ads na ako, talagang ala, nagsisigaw ako sa tuwa, talon-talon ako, kasi sabi ko meron akong pag-asa na mamonetize yung mga videos ko. Talagang ang saya-saya ko that time. That was October 2019, and then dito na tayo. So parang afternoon, parang nagpe-pressure naman ako gumawa ng mga videos na pagandahin ko. So yun yung nag-start ako na pagandahin yung thumbnail ko. So nag-upload ako ng mga applications para mapaganda yung thumbnail. And then yung video ko, nilagyan ko ng mga yung sound effects, ganon, may tugtog na. Tapos hindi na ako masyadong nag-upload ng mga videos na may copyright. Gamitin natin yung sarili nating tugtog. Kung meron tayong gitara, gitara na lang tayo. Kung sa video naman, mas maganda kung sarili yung video, kasi very natural lang, at tapos wala kang worry about sa strike. At kapag monetize ka na, kailangan talagang ma-maintain mo yung pag-upload ng videos mo, kasi para palaging baga nagagamit yung monetization mo, ma-monetize pa rin pagka may manonood, at tapos lumalaki talaga hanggang sa umabot sa point na pwede na kayong sumendo, kasi may possibility na kapag monetize ka pero hindi naman consistent yung nagla-likes, nag-views, kung hindi consistent yung mga manonood niyo, talagang may tendency na yung mga views niyo talagang babagsak, at tapos yung estimated earnings niyo sa YouTube is bababa rin. So yun ang karamihan sa hindi sinasabi ng mga YouTuber na ano, akala nyo kapag monetize niya, yun na talaga yun. Hindi, nagbabago yun, bumababa yun, may possibility na bumaba siya. Depende kung yung sa sinasabi nilang impressions, malalaman nyo lang yan pagka may YouTube channel na kayo at ma-monetize na kayo. Makikita nyo dun sa analytics kung ano yung sinasabi kong number of clicks, mga impressions. Doon kasi nagbabase si YouTube para ma-sustain at ma-maintain yung pag-monetize sa'yo ng mga videos mo. So, di ibig sabihin na na-monetize ka na, mag-relax ka na dyan. Buti sana kung artista pa, di kahit pangit yung videos mo, papanoorin yan. Eh, kung simpleng nilalang ka lang, magiging laksitibo ka sa pag-upload, parang wala lang. Ganun. So parang kung ano yung videos na mostly viewed sa mga videos mo, yun, i-maintain mo yun. Dapat ang isip mo, dapat mag-grow yung channel mo. Ganun. Tapos, yun, dapat talaga magpasaya. Magpasaya ng maraming tao, at iwasan natin na meron tayong mga hindi magandang masabi, para iwas tayo sa mga bashers. Kasi talagang na-experience ko rin yan, may mga times na may videos ka tapos may nagbabash dun sa comments. Talagang careful ka rin sa mga ginagawa mo sa videos mo, kung baka mamaya may na-offend ka na or may mga nasabi kang hindi maganda. So talagang possible na i-bash ka dun, para ano din yan eh, emotional torture din yun sa'yo eh.
Kasi hindi mo naman pwedeng sabutin dun sa comment. Kasi possible na dun bababa yung mga subscribers mo pagka pinatulan mo yung mga subscriber mo. Kaya yun, careful lang. And then, kasi ako, meron akong YouTube channel dati. Pero nasuspend lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nababawi. Wala, hindi ko na talaga makita. Baka hindi na nga ibalik ni YouTube yun. Kasi may nilabag daw ako sa community guidelines. So, possible na meron nga talaga. Kasi, naikwento ko naman dyan. Nandyan sa video ko dyan. Panoorin nyo na lang kung bakit nasuspend yung YouTube channel ko. Which is, supposedly 7,000 subscribers na ako dun sa previous na channel ko. At ngayon, nagsisimula ulit ako with shout out dyan sa mga subscribers ko. 18 subscribers na sila ngayon na nagsimula talaga sa isang subscriber hanggang naging 18 na sila ngayon. Kaya nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano, may mga naniniwala sa akin. Ayun. Ayun, nasuspend ako sa 7,000 tapos monetize na ako noon. Waiting na lang ako na ma-reach na yung threshold bago ako maka-request ng verification pin para sa sweldo na. So, hindi naman nangyari yun kasi bago ko naranasan na magsahod, yun nasuspend na agad yung YouTube ko, yung YouTube channel ko dati. So, yun yung talagang pinakamalaking struggle ko is talagang ang dami na yung binuhos kong hirap, pagod, puyat para sa paggawa ng mga videos ko. Ang ending parang nabaliwala lang kasi nga nasuspend yung channel ko. Sayang talaga at wala naman akong napala. Wala man akong perang nakuha talaga dun sa parang figures lang talaga. So, hindi ko masasabi na talaga nagbenepisyo ako dun sa YouTube through finance. Pero ang maganda kasi sa YouTube, matututo ka kung paano ka makipag-usap sa tao, matututo ka kumbaga ilabas kung ano yung tunay na meron ka, matututo ka ilabas yung mga skills mo, yung hiya, mawawala yung hiya mo kasi ako talagang mahihiyain ako, pero pagdating sa kamerang ganito, talagang kahit ano lang pwede mong sabihin, sasabihin mo, ikikwento mo kasi parang normal lang, di ba? Dati kasi kahit sa camera, takot ako. Kaya yun, nagiging magandang benepisyo sa akin ng YouTube. Lahat ng mga natututunan mo, pwede mong i-share sa YouTube. Kaya yun din ang kagandahan na nakapag-YouTube ako, marami akong nakilala at marami akong napasaya. Ayun ang importante. So sa ngayon, hindi ako naghahabol ng views na kung sino yung manood ng videos ko. Yun, maraming salamat. Pero continuous ako na nag-upload ng videos ko. Kaya advice ko sa mga baguhan, may pera sa YouTube. Pero walang easy money kasi lahat dapat pinaghihirapan. So, bago mo makuha yung pera at sahod dyan sa YouTube, ilang months, ilang years mo muna yan paghihirapan bago mo matamasa yung talagang sweldo dyan sa YouTube. Tapos, talagang masarap sa pakiramdam na marami kang na-inspire, madami kang napapasaya ang mga tao. Yun ang pinaka-importante dyan. Kaya, sa inyo, sa mga hindi pa nakagawa ng kanilang mga YouTube channel, gumawa na kayo ngayon, simulan nyo na, at magiging kagaya kayo sa akin na yung hiya mawawala talaga. And then, kung bago kayo sa channel na ito, i-subscribe nyo na. At sa susunod, kita-kita tayo ulit. Kung gusto nyang updated kayo palagi sa mga videos ko, paki-click na rin yung notification bell dyan. Diba? Salamat sa mga likes, sa
patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po at shout out ako sa lahat ng 18 subscribers ko and counting. Maraming salamat po and God bless.